Sa araw na ito, magluluto ako ng dinuguan. Dinuguan na gustong-gusto ng aso ko. Pati na rin tao. Pati na rin tao, kasama na pati aso. Dahil favorite ng aking aso. Dahil kahapon hindi siya kumain dahil hindi niya gusto yung ulam. Ngayon, magluluto ako ng dinuguan. Ipapakita ko sa inyo yung mga sangkap ng aking pagluluto sa dinuguan ko. Ayan po. Bali, unahin natin yung mantika. Yung mantika, may suka, tsaka ayan po yung dugo. At ang aking dinalagay yung laman. Laman po ng kasim. Kasim siya. Yun ang aking ilalagay. At ang hindi mawawala sa ating lutuin, yung bawang. At luya. Naglalagay ako ng luya. Pwede namang wala, pero naglalagay ako ng luya. At saka sibuyas. At yung sili. Yung sili na marami dahil kailangan yan talaga sa ating dinuguan. Naglalagay din ako ng laurel. Laurel, pampabango, pampalasa. Naglalagay din ako ng kamatis. Ayan, kamatis. Tsaka suka. Tsaka isang tasang tubig. Para pag nasangkutsa na natin yung ating karne, ating sasabawan para lumambot yung karne. Tara na mga kalula, umpisahan na natin magluto ng ating dinuguan. Bali, nagpapainit na po ako ng kawali. Tara na, umpisahan na natin magluto ng ating dinuguan. Ito na, nagpainit na ako ng kawali. Bali, mainit na yung kawali. Maglalagay na tayo ng mantika. Ayan po, maglalagay na tayo ng mantika. Kunting mantika lang. Mainit na yung mantika, isusunod na natin yung bawang. Tatlong minuto lang ito atin ipapabrown yung bawang. Ayan, medyo brown na yung bawang. Isusunod na natin yung luya. Luya. Isusunod na natin yung sibuyas. Pagkalipas ng 3 minuto, medyo malambot na yung sibuyas. Ilalagay naman natin yung kamatis. Kamatis. Atin mo nang palambutin yung kamatis. Pagdurog na siya,
saka natin ilalagay yung ating karne. Atin lang itong halo-haloin hanggang sa madurog yung kamatis. At ang isusunod kong ilalagay yung karne. Yung karne kasing puro laman po ito. Hindi po ako kasi naglalagay ng yung bituka ng baboy. Hindi po. Puro laman po ito siya. Bali laman yung aking gagawing dinuguan. Yun natin ang ilalagay. Habang ating sinasangkot sa yung karne, maglalagay tayo ng asin. Mga 2 kutsaritang asin para tumalab yung lasa sa karne. Ayan. Atin muna itong takpan para masangkot siya ng mabuti. Sunod natin yung laurel. Ayan na. Sangkot siya na siya. Bali, ilalagay na natin yung dugo. Yung laurel kasi pagpabango. Sa ating luto eh. Maglalagay ako ng pamintang durog. At ilalagay na natin yung dugo. Yung ating dugo. Bali, sinama ko na kanina dito yung ano, yung suka. Isinabay ko na dito habang dinurog itong dugo. Ngayon, atin ang ilalagay yung dugo. Para hindi ka agad mamuho-muho. Medium lang yung ating apoy. Huwag natin masyadong lakasan yung ating apoy. Mahina lang siya. Sa maluto. Natin mga 10 minutes para lutong-luto ito ating dinuguan para hindi malansa. Maglalagay ako ng 1 kutsaritang